yung mga gagamitin natin ng mga materials para sa paggawa ng rose lily. 26 gauge wire, 28 gauge wire, rolling pin, mga brushes, glue, vodka, para pang mix sa gel na color, cutter, lily cutter siya, dalawang klase. Sa first layer ng lily is 6 pieces na petals, at saka yung sa baba, second and third layer, 12 pieces, 6 each layer. Mayroon tayong floral tape, cutter para sa wire, lily veiner, small knife, ball tools, shortening para kung in case na ang ating gum paste ay medyo tumitigas na, kailangan natin i-dip siya ng kaunti lang na shortening. At saka, corn flour. If ang texture naman ng gum paste ay medyo malambot na. Meron tayong gum paste na green at saka white. Meron tayong foam pad. Meron tayong facial pad at saka storage pad. Itong blue. So, depende kung magagamit natin ito. So, start na po tayong gumawa. Ang wire, need nating i-cut siya in 3 pieces. Dapat po palaging straight ang ating wire. Hindi pwede natin baluktutin para pag inilagay natin siya sa gum paste, straight pa rin siya. Ito po dahil ang measurement nito is mahaba, gawin natin siyang, okay, pwede rin natin gawin tatlo. Ito gauge 26 and 28 po. Okay, start na po tayo. Gagawa tayo ng petals ng rose lily. So, yung rose lily po na gagawin ko ay wala siyang stamen at saka wala siyang pestil. So, kakaiba siya. Ang gagawin natin, palagi po natin i- the rest ang gum paste. Ito yung purpose ng glass para hindi tayo mahirapan. Kunin natin yung tira at i-cover lang natin ng ganyan. So, palagi natin siyang imimix. I-condition ang ating gum paste. Okay? And then, kapag wala po kayong veiner na ganito, bold, kapag wala kayong board na ganito, wala kayong board na ganito, marami naman paraan para ma-insert natin ang wire. Bibigyan ko kayo ng isang tip. Una, gagawa muna tayo ng with veiner ng leaves. Kasi kung wala pa tayong pambili, pwede naman din natin pilitin ang sarili natin basta gusto rin natin makagawa ng flower. Ito yung rolling pin, ha? Ayan. Be sure na manipis ang ating pagro-roll na ating paste. Okay. So, kailangan natin siyang ilagay dito sa foam pad. Tsaka kunin natin yung cutter ng lily and i-press natin siya dito. Dahil hindi natin siya lalagyan, kahit dahil may veiner tayo, hindi natin siya nilagyan ng indent na nakadesign dito sa lily cutter kasi mapa-flatten siya. Ang ginagawa natin ngayon ay with veiner ng leaf ng dahon. So, insert po natin siya. Ayun. Ito yung isang way. Ayun. Ayan. May isang paraan para hindi tayo mahirapan kung wala tayo nitong leaf veiner. Meron din akong isang pamamaraan kung paano gagawin. So,
So, pakita ko po sa inyo. Ito po yung isang pamamaraan na gamitin natin itong storage board na glue para hindi tayo mahirapan. Ayan. Kuha tayo ng wire. Lagyan ng glue. Idikit. Slanting. At kunin itong isang side. I-close. Kunin yung cutter ng lily. Kunin yung pinaka-end niya. At i-press. Isa rin po ito sa pamamaraan kung wala talaga tayong vena. Ayan. Same lang po siya. Same na same. Walang pagkakaiba. See? Okay. So, nagawa po tayo nito ng anim na leaf para sa, actually tatlo pala muna para siya sa gitna. So, dahil nakagawa na rin ako kanina kasi kailangan nating pag-assembled is matigas, gumawa na rin ako at nakulayan ko na rin actually. Pero ipapakita ko pa rin sa inyo kung paano yung pagkulay nito. So, ito yon. I-frill lang natin ang gilid. Pwede pa itong lumaki kasi yung gum paste niya. Ayun. Pwede nyo pang habang in-expand yun, na-frill na siya. Okay? And then put in the veiner ng lily and press with the facial foam. Ayan. Ayan na siya. Laruin nyo. I-press nyo ng ganito. At lagyan ng dulo para magi siyang lily. Pwede siyang i-bend. Ayan. Pwede na siyang ipatuyo sa foam. Itusok lang. Kahit hindi na siya ilagay sa stand ng floral, pwede siyang ilagay lang sa foam. Ayan. Ganun din sa second layer. Nagawa rin tayo ulit. Same procedure po. Ito yung veiner ng lily. Makikita nyo, ito yung mga bilog-bilog niya. Dito yung dot-dot na mangyayari kapag nakuha nyo na siyang, di ba yung lily mayroon siyang mga dots? Ayan siya. May indent talaga siya ng mga nakikita siya na i-imbose siya. Ayun. Same procedure lang sa cutter na ito, second layer at saka third layer. Same lang siya. So, nakagawa na ako kanina. Ito yung pang third layer. Ito yung pang third layer at saka ito yung pang second layer. Ayan. So, ang gagawin natin ngayon para mapadali ang ating gawain is magko-color tayo. Lalagay muna pala tayo ng floral tape. Palagi nating pakakatandaan na every time na gumagawa tayo, palagi natin lalagyan ng floral tape ang ating mga petals. Leaves, petals, stamen, pistils, lahat yan. Lahat mayroong floral tape. So ngayon magkukulay tayo. Ang gamit kong kulay is petal dust, pink and green na petal dust. Ito yung gamit ko. Pero yung lily, rose lily, meron siyang sa gitna, meron siyang burgundy na kulay.
Yung pinakita ko sa inyo kaninang mga brushes, tandaan lang kung alin ang ginamit sa green at ginamit sa pink para hindi siya maghalo-halo. So, start muna tayo sa kulay pink. Yung kulay pink, lagyan muna natin ang gitna. Ayan. And sides. Palaging papasok ang sa gilid. At green dito sa baba. And then yung gitna niya meron siyang burgundy. Burgundy siya na line. Ito yung sinasabi ko na maglagay lang ng kaunting gel color and then lagyan ng kaunting vodka. Spray mo lang. May spray kasi ako. Sorry. Spray ako dito. So, sprayan lang para kaunti lang yung lumabas na liquid. And then, mayroon tayong pinakamaliit na brush para yan ang ilayin sa gitna. Ayan. And, yung dot-dot. Makikita nyo yung dot-dot ng veiner kanina. I-follow lang yun. Na tayong petals. Ayan. And then dry. So, same lang sa third layer. Ganun din ang gagawin. Next, sa flower na, ay sa leaves naman. So, habang pinapatuyo natin, meron ako ditong nagawa. Same din ang ginawa lang natin kanina. Ayan na siya. Mamaya, ready na natin siyang i-assemble. Ganun lang yung, kung paano ko ito ginawa, same lang nitong ginawa ko sa huli. Ayan, same lang sila. So, iset aside na natin siya. Gagawa tayo ng leaves. Sa leaves naman, kahit walang cutter, pwede naman. Gagawin natin yung sabi ko sa inyo na walang veiner para mas madali at saka kayang-kaya lang talaga natin gawin. And then, kuha tayo ng leaf veiner. Ayan. Lagay natin siya dyan. And then, press ng facial foam. Ayun. Meron na tayong leaves ng lily. So, kailangan natin itong patuyuin. Patuyuin. Pwede natin patuyuin siya na may i-press ng ganyan. Lagyan ng tissue sa ilalim, parang ganito. Para mayroon na siya, para magkaroon siya ng curve. Ayun, ganyan. Para-paraan lang po ah. Pwedeng foam din na
gunting-guntingin nyo. Ayun, ganyan. Ayan. So, meron na akong nagawa kanina. Ayan na siya. May nagawa na ako. Ayan. Una, ito munang tatlo. So, sa lily, sa rose lily, yung gitna niya, mayroon siyang ganitong tatlo. Hindi siya buka. Naka-close lang siya. Yung 6 na first layer. Okay. Kailangan lang natin i-bend siya ng kaunti, ng bahagya. And then, always put, every time na maglalagay po ng isang petals, maglalagay ng floral tape. Okay, next level is 6 again. 6 again. 6 ulit. And next, 6th layer again. Ayan. Ngayon, dahil nakikita natin na maliit ang ating, maliit yung maiksi pala, pwede natin itong dugtungan, even barbecue stick kung gusto nyo. Ngayon, i-attach na natin ang leaves. Guys, ayan na. So, para
Para magi siyang realistic, lagyan natin siya dito ng kaunting gum paste sa likod. Okay? Bilugin lang natin siya at ilagay dito sa pinaka-inner niya, pinaka-ilalim niya, ilagay dito. Ayun. Guys, eto na siya. Eto na yung finished product niya. Rose Lily. Maraming salamat po sa lahat. Please like, subscribe, and click the button para po sa mga susunod ko pang video, makasunod rin po kayo ulit. Maraming salamat po. Sa susunod ulit. Bye!